So guys, dito naman tayo sa speech ni Congressman Pantaleon Alvarez, ah, kung saan po ay pinag-aaway niya, okay, yung pong mga taga Mindanao at yung mga taga Luzon, okay? So meron pa siyang sinasabi na yung mga Bisayas dapat, mga Bisayan dapat ang manggulo at subukang patalsikin si PBBM. Parang may mga ganun pa siyang sinasabi. At bukod doon, parang sinisisi pa niya sa current administration yung mga naging baha doon sa kanyang distrito. O, kahit na alam naman natin, 6 na taon sa kapangyarihan si dating Pangulong Duterte at naging speaker pa nga siya nung panahon na yon, di ba? O, panoorin po natin yung small part ng kanyang sinabi at tapos mag-react tayo. Daghan po ba yung mga taga Mindanao dito? Na dito na nagpuyo. Daghan sa marami rin mga Bisaya doon. Sana sila mag-umpisa rin doon. Parang umpisa ng gulo eh. Huwag na natin patagalin ito. Hindi na alam kung anong gagawin. Kawawang kawawa na ang taong bayan. Dito lang sa district, sa Davao del Norte, ito, natin. Sakal na ang mga tao. Sa first district lang sa Davao del Norte, infrastructure projects. Dahil nga ako, hindi ako sumasama sa kanila. Hindi ako sumusunod sa gusto nila. Anong ginawa nila? Tinanggalan ako ng mga proyekto. Sinong sinasaktan nila? Ako? Hindi. Kayong mga taga Davao del Norte, First District. Yung mga flood control. Flood control. Na program ng DPWH. Anong ginawa nila? Tinanggal. Kaya nung bumaha, sobrang dami ng tubig ang pumunta sa First District sa Davao del Norte. Yung mga proyekto na naumpisahan, flood control, dahil nga hindi nila pinatuloy, inumpisahan ito nung ang presidente pa ay si former President Rodrigo Roa Duterte. Wow, tagal naman yan, hindi matapos-tapos ah. Nung pumasok siya 2022, hininto. Kaya nung dumami yung tubig, pati yung proyekto na ginastahan ng gobyerno, na-wipe out. Sayang ang pera ng gobyerno. Pag-usapan natin ha. Isipin nyo, 6 na taon si dating Pangulong Duterte, hindi pa naayos yung mga flood control na yan. Okay? So ito kasi yung problema eh. Alam naman natin yung flood control diyan nang gagaling minsan. Yung pong mga korupsyon, yung mga, 'di ba? Kasi flood control, madaling ano eh, kumbaga madaling ipalusot eh. Kaya kadalasan diyan nang gagaling yung mga pagko. Tsaka ito guys, inexplain naman niya ng Kongreso, 'di ba? Bakit kung sakaling nabawasan si Congressman Pulong o baka itong sa distrito nito, eh binabalanse lamang. Eh kasi nung panahon ni Pangulong Duterte ay sobra-sobra yung natanggap ng mga distrito na diyan sa Davao, 'di ba? Yung nga, yun nga lumalabas yung figures na 51 billion o itong speaker noon si Congressman Alvarez, kung munsabihin hindi nakatanggap ng malaking alokasyon yung kanyang distrito nung siya ay speaker, 'di ba? Binabalanse lamang ng pamahalaan yung pong allocation ng budget. O plus 6 years. Hindi pa ba sapat yun para dyan sa mga flood control project na yan? Hindi pa ba sapat yung panahon na yun para ayusin yung mga yan? O pinapahaba. Bakit? Di ba? Tapos ngayon, sinisisi ngayon sa administrasyon ng PBBM. Yun dyan sa mga flood control. Opo. Di ba? Isipin nyo, 6 na taon sa pwesto si dating Pangulong Duterte. Hindi pa naayos yan. E, alam din naman natin ang problema din dyan. Di ba? Yung mga mining, yung mga sa puno na nakalbo, yung mga
yun ang malaking effect din doon sa pagbahadyaan eh. O, sinisisi ngayon sa current administration na kailangan yung flood control. Flood control, flood control. Walang katapusang flood control. Okay, pero yun lang sa akin lang madaling isisi sa admin ngayon. O, pero yun na nga, matagal silang nagsilbi. Di ba, sabi mo sa 51 billion ni Pulong, hindi pa ba sobra-sobra yun? Di ba, napunta sa isang distrito lang, o tapos ngayon magrereklamo siya na lumiit yung kanilang budget ngayon. Di ba? O nagrereklamo ba siya dahil dun sa budget para sa mga tao, o dun sa para sa, anyway. Pero, meron pa siyang mga sinabi, guys, na parang medyo tunog, nagdedesperado yung sa kanilang kampo eh. Ito yung kanyang tinranslate na sinabi. Nakikiusap ako sa inyo, we don't have to each other, we don't have to fire a single shot, simple lang sa mapayapang paraan. Please withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Appealing to the military to withdraw their support to President Ferdinand Marcos Jr. To lead to his resignation. 'Di ba? Alam niyo pag ganyan, pag nakikiusap ng ganyan, ibig sabihin hindi gumagana yung makipag-usap nila in secret. Kasi usually pag ganyan, 'di ba, mga ganyang bagay, pag kinakausap mo yan, patago yan, di ba? Doon pa lang malalaman mo na kung meron bang interes yung military na bumaliktad o kung ano ba. O pero para magmakaawa sila in public ng ganun, di ba? Parang they're getting more desperate, they're getting more parang kumbaga nauubusan na sila ng options eh, kaya talagang ito na lang yung pag-asa nila, yung mag-withdraw ng support yung mga military. And mali yan, that's borderline illegal, di ba? Kasi pinag-aano mo na magkudeta yung mga sundalo natin, yung mga men in uniform natin, diba? Pero maling-mali talaga yan. And this coming from the guy na nagsusulong na hiwalayin yung Mindanao sa buong Pilipinas. O tapos gusto niya makinig sa kanya yung mga military. Eh gusto niyang hatiin. Gusto niyang maging independent yung Mindanao. Okay? Pagkatapos magbuwis ng buhay, ng dugo, yung pong maraming mga sundalo from Luzon, Visayas, Mindanao, nagbuwis ng dugo para sa kapayapaan sa Mindanao. O ngayon gusto niyang ihiwalay. Ngayon gusto niyang utusan o gusto niyang sabihan ng gagawin yung mga sundalo natin. Parang mali talaga, parang wala talaga sa tamang hulog yung mga nandoon sa speech ni Congressman Pantaleon Alvarez. 'Di ba? Siguro masama ang loob niya, binawasan sila ng budget. 'Di ba? Eh, 'di ba? May 6 years para ayusin yung flood control na naman, ayan. Masyadong ano 'yan eh. Pag mga flood control, 'di ba? Masyadong nagiging gatasan nung ilang mga politiko natin yung flood control. Kaya kailangan matingnan din yan. Anong yung 6 years? Anong nangyari doon sa flood control? You mean to say, hindi enough yung 6 years? Hindi enough yung budget? Yung laki ng budget nila noon? Para ayusin yung flood control dyan? O magkaroon ng epekto dyan? Kailangan isisi sa BBM admin? Diba? Ilatag nila ng mabuti. Ano ba yung kulang? Ano yung kailangan gawin? Magkano yan? Magkano na ba yung nagastos dati? Diba? At hindi matapos-tapos yung flood control na yan. Diba? So anyway, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.